1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanto mga brother. So tignan natin mga mangyayari kasi knowing Levin's team, itong team Synchronized, malalakas to. Lalo na yung Wendell. As far as I know mga brother, si Wendell is a former team of CIG. CIG at SGD. Ayan, Global Dragons, yung kalahis ngayon. Former team niya yun mga brother, pero ngayon ako naglaylo. So malalakas ng mga to. At to, ako hindi pa ako familiar sa team Pussy Gamers. Basta alam ko basta yung mahala nila. Hindi sa Pussy. Shoutout sa iyo brother Fondelera, Arvin Cadrante. Shoutout sa iyo brother Cesar Esquerra Baldonado. What's up sa inyo mga brother. Shoutout sa iyo brother Brent Ballesteros. Yan, pag-aralan nyo na yung mga teams na nandito mga brother, kasi mga kalaban nyo rin to, you know? So first bans from both teams, we have Link sa ating blue side and Hellcurt sa ating red side. So I'm expecting mga brother na dito sa laban na to is asahan ko na makikita ko Natalia, Esmeralda, Claude, ma-open yung mga yan dahil iba ang banning sa custom draft pick. So yan mga brother, expect those heroes. So second ban from coming from the blue side would be the Popoling Kupal. And ayan na nga, auto ban talaga ang ating Claude. Hindi nalang ibibigay yan. Masyado. Magaling mag-Claude to si Lewin ha. First pick, ayan na. First pick, we have Yuzong. Pinakamagandang decision yan mga brother. I'm expecting to be... Uranus, di ba? Maganda. Kung 1-3-1 kayo, guys, mas maganda kung wala kay Esmeralda o Uranus. Huwag nyo nang bigyan ng another sustain lane sa ating blue side. So, they went for the Kaja. Good pick na rin yan, mga brothers. So, they went for the tank support. Sa kabila naman, I would go for another fighter. Then maybe a core. No, depende, tingnan natin kung anong magiging pick nila. Pero ako, kuha pa ako ng isang fighter for them. O kaya kuha na isang tank and fighter para kasi syempre may another banning. Sa third, may third ban yan. Atlas is a good pick for ground control kesa naman mag Hylos or Grak. Grak po, ayan na. Another fighter is another meta hero mga brother is Johead. Ayan. Good pick din mga brother. Sync lang malakas. Shout out sa brother Jerry Geraldes. So support nyo lang yung team siya mga brother and keep sharing the live. Alam nyo na, gagawin nyo. Watching lang, relax lang. So first pa lang. Third pick coming from the Pussy Gamers will be the export mga brother. Magandang sustain lane to. I would ban a core for them. Maraming pwedeng ban. Carry, okay, support. Meron pang Valir. Maraming pang Apple dyan. Farsa, nabablindside dyan pero malakas sa support dyan mga brother. Believe me. They went for the Angela. Ban Angela. So iniisip ata nila carry Angela. Sino pa ba open? Lance, Angela. Diba? Mga combo. O kaya, oh, I'm guessing mga brother, this is a funnel Yuzong. Pwedeng funnel Yuzong ta. Pwedeng mag-funnel Yuzong, that is possible mga brother. Ginagawa na rin yung sa ranking. Good ba na? Ako tingin ko na talaga, funnel Yuzong to mga brother. Binan nila yung carry. Binawasan lang nila ng late game itong core, na late game core itong ating Pussy Gamer. So they went for the ban carry. So tingin ko talaga final Yuzong to 1-3-1 Yuzong mid mga brother. Tingnan natin kung anong magiging pick nito. We still have course na Bruno, Kimi, Harit, Esmeralda, pwede sila mag 1-2-2 pero bakit sila nag-Aurora? So this is a 1-3-1 offlane ng ating Kaja, offlane export support ang Aurora, then we have the tank. Pero ang dami pa. Kung ako sana siguro nag 1-2-2 for Esmeralda. Pero kasi may Joel, you know. Purify Esmeralda, pwede, man. Selena. Ah, so final Roger. Ah, hindi. Final Bruno. Final Kimi. Pwede. Oh. So we have a final Kimi for Team Synchronized. Support Selena. Then we have offlaners Joel and then Yuzong. Tank Atlas mga brother. Ito hindi ko ano eh. Paano nila gagawin to eh. We still have Bruno. Esmeralda. Pwede nilang possible lang Esmeralda. Harit is also possible. Yun nga lang, masyadong maraming crowd control ang team ng Synchronize. So, ito Lance ha. Tignan natin ha. Lance is a double-edged sword mga brother. Delikado yun. Kasi nga, pag di ka naka-early game kay Lance, maniwala ka brother. Kakamot ka ng itlog dyan pag hindi ka naka-early game dyan mga brother. Pero
Once na early game ang ating Lancelot, malakas yan mga brother. Maniwala kayo dyan. Malakas ang burst niya. Thorn Rose, ang dami niya. Pati yung mga first skill dashes niya. Malakas siya mga brother. So, expect an aggressive gameplay from Team Pussy Gamer mga brother. Tingnan natin. So now we have for the Team Synchronized, we have Wendell for the Selena, Rogbu for the Yuzong, Hi-Hi for the Atlas, Rinka for the Johed, and Leo for the Kimi. Now for the Pussy Gamers, we have Jero for the Aurora, Rap for the Kufra, putangin na mukha lang for the Kaja, Wenwen for the Lancelot, and M. John Paul 30, mukhang mansa rin nila yung 30X for the X-Board mga brother. So ayan. Ayan na, magandang banatan to. Tingnan natin ano mangyayari mga brother. I'm so excited. Emblem, Fighter Emblem. Naku po, delikado yan mga brother. Oh, physical emblem lang. So now, we will now go to the land of fucking dawn mga brother. Tingnan natin ang mangyayari. Eto, fast buff to mga brother, panigurado. Red buff muna for the Kimi. Then, nandito si Selena. Pagdating dyan, mabilis lang ang mga buff makukuha niyan. So tingnan natin. Bush gaming lang. 1-3-1 lineup lang. 1-3-1 laning mga brother. So yan lang. Kasi na lang clear mid. Then, mid for the Atlas. Mag-invade ba to? Possible sila mag-invade ha. Pero, tingnan natin. Hindi. Ah, mag-steal sila ng Wanderer mga brother. So mabilis na nakuha ng Kimi. Ah, nakuha ng Johed yung red buff. Na-reset pa ng Selena ang ating buff. Naku po, ito na. Maganda ba natin to mga brother? Tingnan natin. Na-steal pa nga. Op, mali ang dash ng ating Lancelot. Pero nandito, naipit na ata. Pero may flicker to. Makaka-flicker out tong ating Atlas mga brother. Lugi sila sa... Naku, ang ganda ng backup dito ng ating Yuzong mga brother. Backup rin naman ng ating export. Tingnan natin. Ang ganda ng sustain ng ating Yuzong. Kimi with the free hit mga brother. Tingnan natin, flicker out ang ating Aurora. First blood coming from the Yuzong mga brother. Ang lakas naman ni brother Rogbu. Kala ko, Radbu. Grabe naman si Johed. Ang ganda ng backup to. Pero ang ganda ng freeze din ng ating Aurora. Pero backup din. Patay rin naman si Rinka mga brother. Wow, this is a 3-for-1 trade mga brother. Lamang ang ating team synchronized. Ang ganda ng banaton noon. Grabe naman. Nakakalito ang pangalan ni Rogbu mga brother. Ako na umubulol ako ha. Baka mabanggit ko dito Ratbu ha. Huwag naman sana ha. So now they are going for the Wanderer mga brother. Tingnan natin. Laning, tingnan natin. Magiging aggressive dito. Kaya to. Wala lang. Stalemate lang to mga brother. Stalemate lang to. Wala. Clear minions lang to sabay backup. Hindi sila mag-aggressive lang dyan. Ito ang possible makakill sa lane. Si Johed mga brother. Since katapat niya si Kaja. Itong ating ha. Mukha lang yung IGN. Kaya niya patayin yan mga brother. So tingnan natin mga first 2-1 mga brother. Mukhang mag-invade sila dito sa ating bot lane. Tingnan natin kung matitake nila dito. Pana coming from the Selena. Nag-miss si Wendell mga brother. Tatlo naman nasa mid. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Nababackup ba sila? Si Joyd nandito lang. Tamang Bush Gaming. Nagbibigay ng side. Pero si Kupra na masusustain pa rin ng ating lane mga brother. Mabilis lang kasi mag-clear wave yan eh. Tingnan natin na maganda pressure ni Joy. Pero may freeze pa rin dito. May freeze ang ating nag-miss. Ang ganda naman ang ganda ng SS doon. Pero naipit pa nga si Lancelot. Ang ganda. Ang pangit ang dive doon ni Lancelot mga brother. Pero dito bouncing ball from the Kupra. Wala pa rin mga brother. Tama sunod si Selena. Naipit. Pero ito na si Aurora. Tingnan natin papalag ba. Wala na. Tamang mabawat lang mga brother. Ang ganda. Sakto yung SS. Medyo nabagalad lang ako sa second skill ni Aurora doon mga brother ha. Hindi niya kagad na freeze, nakapag-SS pa kaya na-cancel yung passive skill, yung passive ni Aurora mga brother. Sayang men. So medyo alanganin na to ha. Ako nag-aalala ko para sa team Pussy Gamers mga brother ha. Alagaan nyo ang pussy nyo mga brother. Hindi yan basa-basa ay kinakalat kung saan-saan. Wendell giving sights, tamang taninom, tamang pa natin naman ang ating Aurora. Backup lang din. Tama. Naku, ang ganda. Tingnan natin ha, matitake ba to? Meron bang SS ang ano? Naku po, ang ganda naman. Na-cancel pa. Si Shenron lumabas. Tingnan natin, Atlas yan. Siyempre, pero level 4 ang ating Atlas. Ito, hi. Tingnan natin na freeze mga brother. Pero pasok pa rin ang ating SS ng Atlas. Ang ganda na pasok dito mga brother. Tingnan natin anong mangyayari. Naku po, grabbing uso mga brother. Ipit, gitna nakaguluhan ang ating Kaja. Nasa likod naman natin. Tingnan natin mga katama. Pero nag-miss ang dash ng ating Lancelot. Hindi na makakadash ulit yan mga brother. Tamang back out lang. Walang nangyari para sa side ng Pussy Gamers. Paano naman from Selena? Walang nangyari din. Take na lang ng ating turtle. Nako po. Mga brother, maniwala kayo. Sobrang alanganin na to ako ha. Pero kaya to ha. Basta mag-objective take na lang sila. Kasi
Pag di sila nag-objective tape, pero ito ha, tingnan natin, masyadong siga dito si Brother Rinka. Tingnan natin, si Hayel, tamang bakal lang din. Pinatrash-nash na ng ating Lancelot, nakancel ng SS. Pero nauntog pa nga sa pader, ang sakit sa ulo nun mga brother. Tingnan natin, ito, ang ganda na ito, mid lane. Tamang objective lang ang team Synchronized. Yan, synchronized ang kanilang galaw mga brother so far. Para dito sa ating pussy gamer, nako po. Walang unison mga brother, kailangan mag-unite dito mga brother, kailangan nila magkaroon ng game plan. So, ano bang gagawin nila? Kaya dito, delegado, tingnan natin, hi, with the SS, ang sakit, binato pang ni Joyd, grabe yung alley-oop na mga brother ah! Grabe, dinakdak na, in-alley-oop pa, palabas, di ba, ang gulo, di ba? Pero dito ah, ito yung sinasabi ko sa inyo, itong lane na to, stalemate lang to mga brother, walang mangyari dyan, clear wave lang yan, kasi parehas malakas mag-sustain ng lane yan. Joyd, nandito, nagbibigay sila parehas ng vision for the core, which is the Kimi, Lewin, nag-SS, tinamaan ng Kimi ng Rocket, ang baliktad pa nga po ng ina niya. Tamang busyan to, si Aurora, pero dapat mahuli niya ng tama kung sino dapat huliin ah. Ito hindi nila mapapatay mga brother, masyadong makunat, may SS pa to si Shenlong mga brother, nilabas ang 7 Dragons mga brother! Patay rin ng ating expo dito mga brother, pero bumabaka pa nga dito si ating Cupra, pero wala rin. Si Atlas, nandito lang tamang bush, nabubugbog na mga brother ang ating pussy gamers. Sabi sa inyo, alagaan nyo ang pussy nyo. Kaya kayo mga brother, sa lahat na may mga pussy dyan, alagaan yan. Delegado yan. Tingnan natin, binubuli, in-SS pa nga from the Atlas, pero tamang cancel lang, na dodge lang ng ating Lance. Pero kahit ilang dodge pa gawin ng ating Lance, pero kapag gantong sitwasyon, luging-lugi na siya, ang gulo ng labanan mga brother. Makikita mo, hindi synchronized talaga ang galawan ng ating pussy gamer. Ang pangit ng dive doon ng ating Lancelot mga brother. Ako kalma lang dahil mahaba pa ang labanan, pero si Kimi, si Lewin, ang ganda ng free hit lang dito. Kimi mo may racket, tinamaan mo, bakit? Ang sakit na ko. Nalulungkot ako para sa team ng pussy gamer mga brother dahil pwede pang gamitin to. So, next game mga brother, magiging itatimes na natin ang tower ng ating team synchronized dahil hindi pa nagagamit mga brother. So, we have turtle take here for the side of team synchronized just to make sure na upper hand pa rin sila sa all throughout the laban mga brother. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang sakit ng burst ng Joyd dahil lang Joyd naka-high and dry pa. So, ito 1v1, masyadong masakit. Plus, the passive of the Joyd mga brother, masyadong masakit yan. Cupra, nag-i-engage, wala pa rin mangyayari, pero si Lewin dito mga brother ah, kahit hindi ko na i-check yung item mga brother, lamang na sila dito. Kimi mo may racket, tinamaan pa rin sila mga brother, nag-SS ang Aurora, tinamaan ang bato, wala lang nangyari. Divine Judgment from the Kaja, patay ang ating Shenron mga brother. Tingnan natin, naiipit si Lewin dito, cooldown ba ang second skill niya, kailangan niya makatakas, tingnan natin. Pero hindi sila makakalapit dito dahil masyadong masakit, mga brother. Wala na, open ang base ng pussy gamers, mga brother. Masyado. Bugbog na bugbog. Ito tatawag natin na bugbog. GG na raw. So parang Dota lang, mga brother. Type GG, okay na, well played. Itong, di ko na tinignan ang mga gamit, mga brother, actually. Dahil, ang laki ng gold difference. We have an 11k gold difference. Patay pa si Wendell, pero okay lang. We have Kimi for the Kimi mag-BOD pa nga sa sobrang walang hiya, 'di ba, ni Brother Lewin. Mag-BOD pa siya kahit meron na siya nitong ating glowing wand. Meron na ring item itong may sight na rin tong ating Selena, kaya masakit na to. SS coming from the Atlas. Ang bilis na matay doon ng ating Aurora. Pumasok pa nga. Patay rin natin ang ating Joyd mga brother, nag-trade GG Pops, pero parang psycho gaming lang yun mga brother ah. Para maawa ang team synchronized, pero ito si Shenron, tinawag nilabas na ang 7 Dragon Balls. Walang mangyayari mga brother, tama tinakot lang. grabe naman si Rogbu, o Ratbu na talaga. Grabe, pasok ng pasok kahit masikip, grabe si Rogbu mga brother. Naka-tight angel ata to. Punit na punit, pero wala pa rin, hindi umubra mga brother. Open pa rin ang mga tore ng ating team synchronized. At nandito pa rin ang ating turtle. Tinitake pa rin. Just to make sure mga brother, nasa kanila pa rin ang upper hand.
Grabe mga brother ah. We still have a 9k gold lead. Tinamaan pa nga dito sa ating Kaja. Pero papasok ata dito si Cupra. Hindi na tamang mabout. Pumasok pa rin. Sigang-siga. Wala nang SS ang ating Atlas. Pero ang sakit ng free hit ng Kimi dito. Grabe si Lewin mga brother. Naiwan pa nga ating Cupra. Ano na rap? Ano na rap? Pumasok pa nga last insanity coming from Mjan 430. Mansarin nila yan. Tinamaan? Hindi tinamaan ni Wendell lang at ng kanya nga sinisaro. Pero grabe naman ang racket ni Kimi doon mga brother. Ringa, tingnan natin. Mag-ejector ba? Sino tatama ng ejector? Wala mga brother. Tamang panakot lang. Lamang na dito ang ating team Synchronized. Pumasok pa rin sa sobrang. Gusto na talaga manalo ni brother Rapa. Pumasok pa rin. Lancelot. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga brother. Pag hindi na kayo alien Lancelot, masakit. Nakapatay pa nga si brother Lewin dito mga brother. Lewin with the 8-1-12 standing. Grabe naman. Di pa nga namatay. Pero napatay siya ni brother Jairo ha. Grabe ha. Wendell doing his job. Tamang pitas lang din. Micro gaming from the outside. Tamang 3 points lang parang si Steph Curry mga brother. Walang injury sa loob ng basketball court. Grabing grabe mga brother. Ang sakit ng nangyayari for the team, Pussy Gamer. This is a... So far mga brother ha. Siyempre ayaw mag-judge. Di natin alam. Dahan-dahan lang mga sir. Yan ha. Sinabi na nila brother. Dahan-dahan lang daw. Pero... with the lineup of Pussy Gamer mga brother, they should have been the ones who are being aggressive dahil may Lancelot sila. Lalo na yung Lancelot, kayang pumipitasin niyan si Lance. Ang daming silina trap dito mga brother. Makikita nyo na maraming vision dito. Malaki ang vision dito. Pumasok, grabe naman si Atlas, pero si Shenron, nilalabasan naman ng 7 Dragon Balls mga brother. Ayan pa nga, sigang-siga mga brother. Naka-purify pala yan. Sigang, grabe si Rogbo. Kung saan masikip, doon pumapasok. Rogbong-rogbo. Antigas si Rogbo, mga brother. Grabe. This is a very dominant play coming from the Team Synchronized. GG, well played, mga brother. Game 1 will go to the side of Team Synchronized. Sobrang sakit ng mga brother. Grabe, ha? Na map control, na outplay.